This is the day that the Lord has made. Amen po ba? Sino nagsasabing God is good? God is good? All the time? Okay. Today, we're going to talk about a topic that all people in... ito'y naranasan ng lahat. Maaring a period of their life or ano'y mararanasan nila ito. Kaya we're going to talk about this. Ang title ay, What to Do When Things Go Wrong. Okay? So, bakit ba nangyayari ang problema? Pwede ba, Pastor, na wag ko nang daanan yung mga problemang iyan? Alam naman nyo lagi ang sagot ko dyan eh. We are living in a cursed, broken world. Living with a sinful flesh, along with sinful people, and with Satan, whose job is to steal, kill, and destroy, roaming around, looking whom he may devour. Ay, anong ine-expect mo? Ay, talaga, things, you know, hindi talaga perfect. So hanggang nasa earth, no one is excused na makaranas ng mga pangit na pangyayari. But, may magandang sinabi si Jesus. And this is meant to give us peace and confidence in living. And what is this? John 16:33. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Tinignan ko ang meaning ng tribulation eh. And sa Tagalog, masaklap na karanasan. And at hinanap ko yung verse na yon sa Tagalog. It says, sa Juan 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yung iba kasi hindi makaalis doon sa daranas ng kapighatian, hindi nila binasa yung kasunod, na pagtagumpayan ko na. Okay? So, this is good news. Alam niyo yung mga spoiled, yung hindi sanay sa hirap, pinalaki na ang katulong ay 12 sumusunod sa kanya. Pinalaki na shielded sa mga masasakit na pangyayari sa buhay. Yung mga yay napakahina, humarap sa pagsubok ng mundo. Napakahina kapag dumaranasan ng mga dagok ng buhay. Kaya, ang harapin ng mga pagsubok ay pagpapala sa atin. Huwag mo nang iwasan ng iwasan. Noon eh. Talaga na. Ang tawag ko actually dito sa mga bagay na ito ay pampatigas ng tuhod. Ito ang nagpapamature sa atin. Ito ang nagde-develop ng ating karakter. Magbabrown out lamang, hindi na magkaintindihan eh. Nag-announce ang battle eh, magbabrown out. Yun ang magkaintindihan ng mga bata ngayon. Mami, paano yan? Walang wifi. Talaga lang. tanda ko noong kami. Yan na naman. Pagpasensyahan na ninyo ha, pag ang nagpipit sa inyo, noong araw, ay siya. Yun ay medyong age noon eh, ano na. Noon kami, ay meron kaming gasera. Sino nakaka-relate? Nako, eh, hindi alam namang itong gasera. Ayun ay may koto na mitsa, tapos may gas. Ako enjoy na enjoy noong ako'y bata, ako'y nakatingin doon kasi yun ay napipihit para mapalakas ang lingas. Ba, ako enjoy na enjoy doon at ako'y nakatingin. Naghihintay ako ng gamu-gamu. O serisalin. ngayon, mama, ay naku, magba-brown out ang init. Tayo sa mall. Iwas na iwas eh. Alam mo yung mga hindi sanay sa mga dagok ng buhay ay ganyan yan.
sa ihina sa pagsubok. Now, dahil sa ang mga pangit na pangyayari is unavoidable, mas maganda pang harapin na lang natin ito. Kaysa iwas na nang iwas, harapin na. Nangyayari din naman eh. Kaya, we will talk about this. What are we going to do when things go wrong? Number one, focus on who is with you. Kung may nangyayari hindi maganda sa buhay, huwag kang mag-focus doon. Yeah, I know, it's easier said than done. Pero still, it should be said. Yun ang totoo eh. The more you analyze and talk about the situation, the more you will feel hopeless and depressed and stressed. Lahat na may S. So, ang alisin ang focus sa sarili at sa nangyayari, actually, has a healing effect. Paano ko nasabi yan? Ako'y nagpa-booster shot. Kailan nga kayo? Tuesday. Ang dati kong vaccine ay AstraZeneca. Hindi ako masyadong nakaranas ng side effects doon. Ba meron pala akong side effect? Ako'y ginanahan ng pagkain. Side effect ko ba yun? Tapos nagpa-booster ako ng Pfizer. Heto na. Ay, meron pala itong iba pala. Iba palang pakiramdam. Yung hindi maipaliwanag na pakiramdam. Parang sa mga... Parang may lagnat na wala naman. Eh, heto. Hindi ko malaman. Pero, bakit gaito? Kapag ako'y may kausap, kasi may naka-meeting ako eh. Ay, hindi ko nararamdaman. Ayos eh. Noong natapos ng kausap ko, naramdaman ko na naman. So, ang ibig kong sabihin, kapag nawala ang pansin ko doon sa nangyayaring hindi maganda, hindi ko nararamdaman. Hindi ako naapektuhan. So, may healing effect kapag inalis mo sa iyong sarili at sa mga pangit na nangyayari ang iyong focus. Now, yun palang maganda na eh. How much more kung idadivert mo ang focus mo kay God? Inalis mo ang focus mo sa pangit na nangyayari sa sarili mo at dinivert mo kay Lord. Ito ang sabi ng Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tanda pa niyo yung kantang yan. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. So, gusto ko lang mairao siya. Sabi ko, kung siguro hindi ako pastor, ako igagawin ni Lord na worship leader. Sabi ni Lord, paano ka naman nakasiguro? Ang issue ay hindi kung gaano kalalim ng dinaraan ng ilog. Hindi yun ang issue. Ang issue ay hindi kung gaano kainit ng nilalakarang apoy. No. Ang issue, sino bang kasama mo? Yun ang issue. Ang issue ay hindi kung gaano kalaki ng problema. Ang issue, sino ba ang kasama mo habang dumaraan ka sa problema? Divert your attention. Focus your attention sa kung sino ang kasama mo. Maapektuhan ka kung anong nakikita mo. Believe me. Kung ang nakikita mo ay ang lalim ng dinaraanan mong ilog at ang init ng nilalakaran mong apoy, ay siguradong hihina ang loob mo. Pero kapag ang nakita mo ay kasama mo si Lord, mawawala ang takot mo, lalakas ang loob mo. Magkakaroon ka ng peace kung ang focus mo ay si Lord na kasama mo. Ito ang sabi ng 2 Chronicles 20:15. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. May kalaban kasi sila eh. For the battle is not yours, but God's.
Mawawala ang iyong anxiety, ang iyong worry, ang iyong fear. Mawawala ang discouragement mo kapag ka ang focus mo, dinivert mo kung sino kasama mo. Bakit? Eh, kasi the battle is not yours but God's. Ang labanan naman hindi sa iyo. Hindi mo kailangang lumaban. Kailangan mo lang huwag matakot. Hindi mo kailangang lumaban. Kailangan mo lang dumating sa labanan. Bakit? Kasi hindi naman ikaw ang lalaban, kundi ang Diyos na kasama mo. Ay bakit, Pastor, kailangan ko pang dumating sa labanan? Ba't hindi na lang ako iiwas? Eh kasi ang Diyos kasama mo. Ay di, pag hindi ka dumating, ay di, walang lalaban sa kalaban mo. Dahil ang Diyos kasama mo. Kailangan kang dumating, ano ibig sabihin? Kailangan mong harapin. Kailangan mong harapin. Huwag mong itago ang sarili mo. Kapag may problema, ay maghahanap ng iinumin. Maghahanap ng gusto ko munang diversyon. Pupunta ka sa kung saan pa para maalis ang iyong attention doon. Eh di, hindi ka humaharap sa labanan. Paano mo matatalo yon? Hindi nga gawin, huwag lumaban. Oo nga, eh pero yung lalaban ay kasama mo. Pag di ka dumating, eh siya. Did you get me? Ang bilin lang ni Lord, huwag lang matakot. Yun lang naman eh. Huwag lang matakot. Ang sitwasyon ay kayang-kayang i-manipulate ni Satan. Tandaan niyo itong sinabi kong ito dahil ito aking uulitin mamaya. Ang sitwasyon kayang-kayang i-manipulate ni Satan. Oo. Mano yan si Satan eh. Maraming pag-imik. Upang paniwalain ang nakakaranas noong sitwasyon na yon na siya'y talong-talo na. Na siya'y wala ng pag-asa. Imamanipulate niya ang sitwasyon. Paiimikin niya ito ng ganyan. Pagagawin niya ito ng ganon para siyang nakakakita at nakaranas ay maiisip, ay wala na, talo na, wala na, wala na ang pag-asa. Ay, hindi niya alam, minanipulate lang naman ang kaaway. Anong gagawin mo kapag pinapalalim ng kaaway ang ilog at pinapainit ng kaaway ang apoy? Anong gagawin mo kapag kami na manipulate na ng kaaway ang sitwasyon na para bagang ito'y lalong lumalaki ang problema? Ito lang sasabihin mo. Kahit pa anong sitwasyon ang gawin mo, Satan, kahit anong tinding problema ang iharap mo sa akin, wrong send ka. Ano? Sabihin mo lang, wrong send. Bakit? Hindi ako ang lalaban kay Lord. Kay Lord mo isend yan. Ayan o, kung painitin niya ang apoy, palalimin niya ang ilog, patindiin niya ang problema, eh, hindi naman akong lalaban. It does not matter. Satan, wrong send. Wrong send. I-delete mo na. Siya nang bahala. Sabihin mo, hindi ako ang humaharap sa ganito. Okay, dumarating ako, pero hindi ako ang para lumaban. Hindi ako. Sino? Yung kasama ko. Because God is fighting your battle, not you. Amen ba? Ay, kaya naman tayo nahihirapan na eh. Tayo naman ang nalaban eh. Anong gagawin kapag ka tumitindi ang problema? Tama ang nasa isip nyo, magkape. Kahit anong init ng problema, huwag mong intindihin. Yung init ng kape ang unawain mo. Kung natutuwa sa magkakape, di man ako magkakape, pero mga kasama ko magkakape, pagkababagong bro ang kape, yung nausok-usok pa, hindi nila iniinom. Dahil ba mainit? Hindi. Aamuyin. Akala yata ay mauubos sa kaamoy. Gayan sila. And I appreciate. Kasi kanya-kanya yan eh. Ako kasi, hindi ako sa kape na amoy. Ako sa steak. Hindi nakuha nung nasa likod. Steak. Parang patpat. Steak.
John 16:33. I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Hindi ka nakikipaglaban para manalo. Pinanaluna na ni Kristo sa cross ang problema ng kasalanan at ang resulta nito. Lahat namang problema, yan naman ay resulta ng kasalanan eh. Pinanaluna na ni Jesus ito sa cross. Anong gagawin mo? Ididiin mo lang ang panalo ni Jesus sa anumang sitwasyong nangyayari sa buhay mo. Ididiin mo lamang yung victory ni Jesus. Pag meron kang luck, ano? Ididiin mo lamang. Ano? Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus yan. Ang Panginoong Jesus nung dumating sa'yo, nagpakaduka upang ako'y maging mayaman. Yun lang naman yan. Ididiin mo lang. Sickness. Sickness, sa lahat ay natin na muna ng Panginoong Jesus, ako'y magaling na. Diba? Relationships. Oh, Jesus came to give me life and give it abundantly. Ididiin mo lamang yung panalo ni Jesus sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang mga pangako. Eh, paano, Pastor, kung wala akong masabing verse? Sabihin mo, bahala si Lord. Pwede na yun. Nasa ano yun? Ayun, inasa kabuuan ng Bible. Pag may nangyayari, basta bahala si Lord. Okay? So, number two. Know that God who is with you loves you. Yes. Ay, ano nga ganamang kwenta kung may kasama ka nga, hindi naman nagmamahal sa iyo. Ay, hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh, kayo naman. Spiritual ako, kayo naman. Anyway, okay lang. Tama yan. Pag-usapan natin, harapin natin yan. Hindi ako naiwas sa mga mahihirap na topic eh. Okay. Know that the God who is with you loves you. Romans 8:35. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity? Or are persecuted? Or hungry? Or destitute? Or in danger? Or threatened with death? NLT yan. Ano ibig sabihin? Meron ba makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang ibig sabihin ba na tayo nasa problema, hindi na tayo mahal ng Diyos? Ibig ba sabihin kapag tayo nape-persecute, pag tayo nagugutom, pag tayo ay nakakaranas ng mga ganitong bagay, ay hindi na tayo mahal ng Diyos? Bakit ganun na sinabi ng Romans ni Paul? Bakit ganun na sinabi? Kasi isa sa mga strategies ng kaaway, kapag dumadaan ang sino man sa matitinding pagsubok, ay pagdudahin yung taong iyon sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kapag dumaraan na sa mga pangit na pangyayari, ito ang nagiging epekto sa tao. Nalulungkot siya. Para bang ang rejection na tinanggap niya sa tao ay rejection na tinanggap niya sa Diyos. Para bang ang paghihirap na dinaraanan niya ay dahil nagalit ang Diyos. Kasi meron siyang nagawa o meron siyang hindi nagawa. Deception ng kaaway. Tuwing may nangyayaring pangit, ibinibigay sa iyong sisi. Hindi, kaya nangyari yan. Gawa mo. Eh, para naman ako lamang makasalanan sa mundo. Ba't laging ganon? Hindi ba pwedeng because I am living in a cursed world, in a broken world? Hindi ba pwedeng talagang these things happen to all people? Hindi ba pwedeng ganon? Bakit? Remember, binayadan na ni Jesus ang parusa ng ating kasalanan. So bakit lagi na lamang may mangyayaring pangit, sasabihin pinaparusahan, eh para sa ano pa yung pagbabayad sa parusa ng ating kasalanan? Never entertain the deception of the enemy that the bad things happening to you is to punish you for doing or failing to do something. That is a deception. Fake news yan ng mga trolls ni Satan. Yes, maraming trolls si Satan. Nagme-meeting sila, o paano natin haharapin ang isyong to? Ganito sabihin ninyo. Bigyan nyo sila ng alternative truth. You know, kapag ganito ang sinasabi ng kaaway sa atin, oh, these things are happening because you did this or because you did not do this.
This is the same as telling you God does not love you. Kaya anong sabi ng Romans 8:37? Susundo natin yung Romans. Matapos sabihin ang ibig bang sabihin kapag ka nangyayari ang problema ng ito, hindi ka namamahal ng Diyos. 8:37, no. Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Ang gusto kong bigyan ng diin ay ang victory ay sa inyo. Yun po ba? No. Ang gusto kong bigyan ng diin is because ang victory ay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa inyo. Yun ang gusto kong bigyan ng diin. Ano mang nangyayari, mapapagtagumpayan mo yan. Paano? Sa pamamagitan ni Kristo nagmamahal sa inyo. Inaalis agad ni Kristo ang deception ng kaaway na kapag kami nangyayari hindi maganda sa iyo, o ikay pinarurusahan ng Diyos, o galit ng Diyos sa iyo. No! At ibinibigay ng Diyos ang focus mo sa huwag kang mag-alala, ang tagumpayay sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ang nagmamahal sa iyo. Never think that way. Hindi si Lord ang nananakit sa iyo. Si Jesus ang nagmamahal sa iyo. Kaya ako'y naiinis sa fake news eh. Kapag ka binabaliktad nilang truth, kaliwa-liwanag na si Jesus ang nagmamahal. Aba, ang nalabas si Satan pa eh. Don't think na sa gitna ng mga pagsubok na ito ay ma-overwhelm ka. No. Hindi ka ma-overwhelm ng mga problema. Sa halip, ang o-overwhelm sa iyo ay ang tagumpay sa pamamagitan ni Jesus na nagmamahal sa iyo. Alam mo ba yung overwhelming? Tiningnan ko rin yan eh. Sa Tagalog, parang ang lulunod o nakakalula. Overwhelming, nakakalula. So, yung victory mo ay nakakalula. Para magang ano ba to? Ang tindi naman ng tagumpay na to. Yes, hindi yung problema ang nakakalula. Yung victory ang ibibigay ng Diyos sa iyo, nakakalula. Kanino yun? Kanino yun? You know what? Nature ng ama to take care of his children. Paano po niyo nasabi yun? Eh, simple lang, because I am a father. Lahat ng ama, iba't iba lamang yung intensity, ay talaga namang gustong-gusto niyang alagaan, pagpalain, ingatan ang kanyang mga anak. And because Father God is a lot better father than me, I know He will take care of His own family. He will take care of us. Kaya palang itinuro ni Jesus na prayer, pray in this manner, our Father. Kaya pala yun ang itinuro. Why? Kasi gusto lamang na maunawaan natin, gusto ng Diyos na maunawaan natin that God is our Father, taking care of His children. Si Sister Jenny, she is our friend, she is my friend, and Sister Jenny came from London. Yes, the London Bridge is nandoon pa rin. Sister Jenny, may I invite you to stand up please para makita kanila. Yes, stand up please. Stand up, yan. With her husband Walter. Kindly stand up please. Yes. Okay. Thank you. I asked her permission para maikwento ko yung kanyang testimony. Sister Jenny had a very stressful experience regarding their house and lot that they bought years ago. Binili nila sa isang subdivision sa Lipa City. Pero this is the problem. The developer cannot give her the title of the property. Hindi may bigay yung titulo. Kahit gusto na nilang i-fully paid. Marami na silang naibaya. Di po, fully paid ko na. Where is the title?
And of course, they receive promises after promises. At hindi maibigay sa kanila ang title for some reasons. Na-stress na masyado si Sister Jenny. Na-stress na siya. Kaya sila'y napilitang umuwi. They came from London. Para, the major reason is maiayos ito. Of course, isa pa rin sa mga reason ay maka-attend sa JA1 Rosario. Okay? Na-stress na siya. Eh, ba't ko alam, eh, kami nagme-message? Eh, talaga naman. But God has a plan. Sabihin mo, God has a plan. And this plan is to prosper her and not to harm her. This is a plan to give her a hope and a future. A plan which is a lot better than what she had planned for herself. Now, alam din natin yan, di ba? Kasi nakasulat yun sa sa Bible. At kung alam man ni Sister Jenny na may magandang plano si God, hindi niya nakikita yon at that time, at lalong hindi niya alam ang detalye ng plano. Yung bahay na yon, tinitira ng kanyang anak habang siya'y nasa London. Ipapakita ko muna sa inyo yung picture noong bahay. Yan yung bahay nila. Now, okay na yan. They are in a very exclusive and beautiful subdivision. At alam mo pala ang plano ni Lord, hindi pala gusto ni Lord ang bahay na iyon para sa kanila. Yun pala ang magandang plano ni Lord. Kasi may naka-ready si Lord na mas magandang bahay para sa kanila. Na ang siste o ang puntos, ang bahay na yon ay hindi niya makukuha maliban magka-problema muna siya sa bahay niya dati. And without her even knowing it, kumikilos na si Lord upang magkaroon siya ng better deal at better house. Now, eto na ang kapalit. Kagagaling-galing lang namin doon kahapon together with Pastor Eric and Dr. Heidi at dinedicate namin ang bahay ni Sister Jenny at ni Brother Walter. Purihin ang Diyos sapagkat pinagpala sila ng Panginoon. This is a better house. Much more expensive. Mas maganda, mas maayos. At nakita ko. And they had a good deal. They have a good deal. Okay? So, ito lang masasabi ko ha. Sa mga dumadaan sa problema o sa mga pangit na pangyayari. Yan ay may kasabay na magandang nangyayari. Kita mo man o hindi. Alam mo, yung magandang nangyayari, it could be different sa iba't ibang tao. Pwedeng yung bahay pa rin yun. At nakuha niya at binigyan siya ng discount. Pwedeng hindi. Anong ibig ko sabihin? Yung magpapasya ng kung ano ang magandang plano ay hindi ikaw, si Lord John. Bakit? Kasi hindi naman ikaw ang nagbigay ng magandang plano sa iyo bago kasi nilang si Lord ang nagbigay ng magandang plano sa iyo. So si Lord ang magde-decide kung ano yung magandang plano because He knows you. Kilala ka ng Diyos. Alam niya ang mas magugustuhan mo. Alam niya ang mas tama sa iyo. Alam niya ang mas magandang plano sa iyo. Ay ano po yun? Ano pong detalye? Ganito kasi, huwag kang tumingin sa detalye, tumingin ka sa plano. Anong ibig ko sabihin? Dito papasok yung total surrender eh. Tayo kasi, meron tayong gusto eh. Maybe yung gusto natin, yun ang gusto ni Lord. Pwede yun, of course. At pwede naman yung gusto natin, hindi yun ang gusto ni Lord. Pero hindi yun ang aking issue. Ang issue ko,
magdepende tayo na maganda ang plano ng Diyos sa atin. Kaya miski anong nangyayari, nakakangiti ka. Because you know, sa likod ng mga pangit na pangyayaring ito, may magandang nangyayari kasi nagaganap ang magandang plano ni Lord. Number three, what to do when things go wrong? Maintain the joy and peace in believing. Romans 15:13. Now, may the God of hope fill you with joy, with all joy and peace in believing. Yun pala yun, na ikaw pala'y naniniwala, kailangan na ikaw ay puno ng kagalakan at ng kapayapaan. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Yes, ang nananampalataya ay may joy, puno ng pag-asa sa may pinananampalatayanan. I know you can relate to this. Laging napakatindi ng mga unang araw na ikay nanampalataya. Kasi nung mga unang araw na iyon, ikaw ay tumanggap ng salita at naging buhay iyon sa iyo. Talaga namang iyong espiritu ay busog na busog, ang iyong espiritu ay nagre-respond sa salita, at alam mong sa iyo yun, tinanggap mo yun. At nung ikaw ay nananampalataya, you acted in faith, nagtanim ka pa, full of joy ka, ang saya-saya. Pero habang na dumaraan ang araw at nababago-bago ang mga sitwasyon, medyo yung joy na yun ay bumababa ang intensity. You know, kapag may dinadaan ng problema yung isang tao, naapektuhan ang kanyang joy sa pananampalataya. At kapag nawala ang joy sa pananampalataya, nawawala si pananampalataya. Paano niya nasabi yan? Ako'y nagka-COVID long time ago. Eh, mga 1972 yata. At ako ay na-confine. Kahirap palang manampalataya kapag kayong kadaming swerong nakagindi at nakalagay sa iyo, ang daming inaayo, ay kinakahiga, mayroong daming nakalagay. Hirap pa naman ang palataya na may nararamdaman kang di mo maunawaan, hindi ka makaka... Hirap pa naman ang manampalataya pag gano'n. Hindi yun, di sasabi, i-declare mo lamang. Oo nga eh. Pero pag pala yung nawala yung excitement mo, nawala yung joy mo, ay kahit yung deklarasyon nawawala eh. Ano? Ama, kailan ka tayo uuwi? Kailan ka tayo uuwi? Ako na, may inip na dito. Yan na naman, patutulugan, tapos papasok ang nurse, titingnan ng BP. Eh, bakit ka naman, hindi tingnan na lamang na isang beses at patulugin na ang pasyente. Ganyan ang mga naisip mo, paano ka pa magde-declare? Pero nawala ho bang pananampalataya? Actually, nandun eh. Naging dormant. Bakit? Nawala yung joy. Kaya pala, pinaiingatan sa atin ang ating kagalakan. Kaya pala, yun ang sabi ni na wag mong hayaang mawawala sa iyo. Okay. Ninanakaw ng mga pangit na pangyayari ang kagalakan at kapayapaan upang hindi magpatuloy sa pananampalataya. The secret of incredible increase. Ito ang sikreto kung paano matanggap ang incredible increase. Remember, ang labanan ay hindi upang ikaw ay manalo. Sure na iyon. Kasama mo ang Diyos na siyang lumalaban sa iyo. Binigay na niya ang sagot sa panalangin mo. Sure na yon. Ang labanan ay ito. Exodus 14:14. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Yan ang labanan. Papaano mo mahahawakan ang kapayapaan habang ikay dumadaan sa mga problema? Paano mo ito huwag pananakaw? Yan ang labanan. Paano mo iingatan na makuha sa iyo ang iyong joy at ang iyong kapayapaan habang ikay naghihintay? Habang ang wala kang nakikitang kaunti man lamang ebidensya na may nangyayaring maganda, paano mo papanatiliin ang joy? Harold, are you here, Harold? Si Harold. Dalawang beses na ako nagtatanong kung nandito si Harold. Dalawang beses na.
Harold, alam ko manonood ka ng live stream. Nakakadalwa ka na. Sa patatlo't wala ka pa? Wala lang. Magtitaste ako. Okay. Si Harold, matapos tayong magdeklara ng incredible increase, after 2 days, ay natanggap niya yung 2 taon niyang hinihintay. 2 taon. Ano yon? Yung kanyang item sa pagtuturo. Pero habang siya'y naghihintay, ay hindi ko nakita ang lalungkot yan. Busy yan, busy. Alam naman nyo si Harold, lagi nakangiti. Yun na nakikita ko sa kanya. Pag nakikita ko si Harold, lagi nakangiti. Di makamalimit magkita eh. Di siyempre pag nakikita kami, ngiti na yun. Pero, what is my point? Ang labanan ay hindi kung paano ka mananalo. Ang labanan ay kung paano mo mahahawakan ang iyong kapayapaan at kagalakan habang ikay nananampalataya. Amen ba? Lahat ng effort ng kaaway ay nakatuon to steal, kill, and destroy. Bakit? Yan ang kanyang trabaho. Yan ang sabi ni Jesus. Magtatangka siyang takutin ka, panghinayin ang loob mo. Magtatangka siyang nakawan ka ng joy. Patayin ang natitira pang pag-asa sa puso mo. Tuwasakin ang buhay mo dahil sa lungkot. To paralyze you so that you will stop believing. Sa karanasan namin sa deliverance, yung lungkot at self-pity, ang malimit na open doors kaya nakapasok ang kaaway. Kaya huwag niyong babasta-bastahin niyang nawala ang joy. Talagang yan ang gustong nakawin ng kaaway. Kaya hold on to your peace. Hold on to your joy. Bakit? Yan ang kinukuha. Now, isang mabilis. Paano natin, Pastor, mapapanatili ang kapayapaan at ang kagalakan? Una, actively look for and count your blessing. Kasi pag hindi mo tinitingnan ang iyong pagpapala, hindi mo alam, meron ka na eh. Mm-mm. Sa halip mag-focus sa mga pangit na pangyayari, maghanap ka ng magandang nangyayari. May nangyayari hindi maganda, anong sasabihin mo? Buti na lang at ganun na lang ang nangyari. Kita mo? Naging maganda yung pangyayari. Bakit? Kasi ganun na lang ang nangyari. Buti na lang at na-diagnose ka agad at na-diagnose ng tama. Sa mga gitna ng mga pangyayari, hindi magaganda. Ika'y actively tumitingin at naghahanap ng magandang nangyayari. Eh, ano ba yan? Nagastusan ako dito. Buti na lang may nagastos ka. Ano ba yan? Kahirap. Wala man. Para kaunti ng kinita. Buti na lang may kinita ka. Alam mo, you must be active in looking for things na maganda. Bakit? Kasi pag may pangit na nangyayari, para bagang tinatakluban na niya yung magandang nangyayari. Yeah. Na-focus ka doon eh. Ang ibig sabihin, inilalaban mo ang iyong joy. Ano pa? Paano mananatili ang kapayapaan at ang kagalakan? Huwag kang maiinggit. Ako, nakakawala ng joy ang inggit. Kung napapagpala ang mga kasamahan mo at ikaw ay hindi pa, keep your joy. Papaano? By sharing their joy. Ano sasabihin mo? Sunod na ako. Amen ba? Huwag mong ipakain sa inggit ang pagpapala mo. Okay? Ano pa? Do not lose sight of the purpose of God sa trials. Ano bang purpose ni Lord sa mga trials? O kahit sa lahat ng bagay, it is to give glory to Himself.
God will glorify Himself in every situation, that's for sure. Wala siyang sasayangin sitwasyon. Ililigtas ka ng Diyos sa mga matitinding mga bagay na yan, matitinding problema, sa mga dagok ng buhay. Ililigtas ka ng Diyos diyan sa paraang hindi mo malilimutan. Bakit? Kasi ang purpose ni Lord, i-glorify ang sarili niya. Akala mo kasi, ang purpose ni Lord ay masolve ang problema ko. Ang Diyos ay nandito para sa akin. No, ang Diyos ay nandito para sa Kanya. Kaya yung mga problema, yes, malulutas yan, mahal ka ng Diyos eh, pero lulutasin niya ng Diyos sa paraang hindi mo malilimutan, makikita mo ang kabutihan niya sa paraang tatatak sa'yo. Ba't po ganon? Ba't hindi na lang basta solusyonan? Eh, kasi nga, ang purpose ni Lord sa lahat ng nangyayari is to give glory to Himself. Kaya medyo nagtatagal-tagal yan, pinagaganda ni Lord ng testimony mo para mas maluwalhati siya. Ay, akala naman eh, kaya si Lord nandini para sa Kanya lamang ha eh. Hindi, kaya tayo nandito para sa Kanya. It's the other way around. Bibigyan ka ni Lord ng testimony. Naluluwalhati sa Kanya na pag kinukwento mo, hindi mo maiwasang umiyak kasi katindi-tindi. Kanino yon? Kung sa palagay mo, matindi ang dinaraanan mo, remember, sa paghirap ng dinaraanan, sa pagtaas ng glory na ibibigay mo sa Kanya. Let this comfort you. At pagkatapos ng lahat, ang masasabi mo lang ay, God is good. Ate, magdala ka nga ng taniman. Sabihin mo, God is good. Teka, hindi tayo nagkaunawaan. Itong side nito, sabihin mo, God is good. Yung side na yon, sagutin mo sila. Sabihin mo naman. Sagutin naman nyo. Gawin uli natin. Okay. Parang mali ang sinabi. Dapat dito, all the time. Tapos sasagot sila na God is good. Ano? Pero dahil ako ang pastor, laging ako ang tama. Okay. Biro lang 'yon, nasa live stream. Biro lang 'yon, ha? Itong mga ito ay kilala ako. Kayo nakikilala na ninyo ako. Number 4. Escalate. Ano ibig sabihin ng escalate? Ito 'yung malimit 'yung nakikita sa mga malls. Itaas. Escalate the acts of faith. Ay. If it seems everything is going wrong, lalo mong ilaban sa pananampalataya ang hiningi mo kay Lord na ibinigay na niya noong oras na ikaw ay humingi pero nasa spiritual realm at inihintay mong mamanifest sa lupa. Lalo mo pang gawin ang principles ng Bible. Pag pumapangit ang sitwasyon, the more na i-declare mo ang pinapanampalatayanan mo. Kung noon, kung mag-declare ka, ay ikay bumubulong lang. Ngayon, dahil pumapangit ang sitwasyon, isinisigaw mo na. Ituloy mo pa rin ang paghahanda mo sa pinapanampalatayanan mo. Tumayo ka, huwag kang magpaiyak-iyak. Ibalik mo yung joy sa iyong pananampalataya. Remember, nung una ka nanampalataya, you're full of joy. Yes, yan ang kasama ng faith. Lalo kang maging makulit sa pananampalataya. Lalo kang kumilos na parang nandyan na. Mark 11:24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Atin itong basahin ng sabay-sabay.
Kapag ka ang verse gusto kong pumasok sa puso, ito ay gusto ko, eh, hindi lang binabasa, kundi ito ay inyong dinideclare. 1, 2, 3, go! Kaya't... Amen! Sinabi ko na ito sa inyo, sa mga nananampalataya magkaroon ng sasakyan. Mag-aaral ka na magmaneho. Pastor, nag-aaral na ako. Pero wala pa rin eh. Kumuha ka ng lisensya. Kumuha na ako ng lisensya, Pastor. Pero nalulungkot na ako eh. Ha? Ganyan? Asya. Dagdag eh. Ang kilos ng pananampalataya, pumunta ka sa mall, bumili ka ng keychain. Kung ano ang pinapanimpalatayanan mo sa sakyan, yun ang bilhin mo. Na kung anong nakasulat, Toyota, yun ang bilhin mo. Kung anong nakasulat, Mitsubishi, yun ang bilhin mo. Sa halip na kayo malungkot, lalo mo pang i-escalate. Akala lang kaaway, ikaw ay naagawala ng joy. Hindi niya alam na ikaw ay makulit. Pag ikay kinukulit, gusto mo rin mangulit. Binubuli ka ng kaaway, hindi niya alam, matagal ka ng buli. Kapag ang sitwasyon, pinangihina ang faith mo, ninanakaw ang joy mo, escalate mo pa ang kilos ng pananampalataya. Pagkabili mo ng keychain at ikaw ay ninanakawan pa rin ng joy, bumalik ka doon sa tindahan at bumili ka ng carpet para sa iyong sasakyan, para pag naulan, hindi mabasa ang iyong sasakyan ng iyong pa. Bumili ka noong pangsahod sa tubig. At ititatanong mo, magkano ho yung para sa model na Mitsubishi, ano nga yun? Dahil hindi mo alam eh. Montero. Ano pong model? Model. Yung ngayong model. Okay. Ito ho, ayan, sige, bibilhin ko yan. At daladala mo na. Daladala mo na at sabay, sakay sa jeep. At ikay tatawa-tawa sa loob mo. Bakit? Kinukulit mo ang demonyo. Kinukulit mo ang kaaway na kinukuhanan ka ng joy. Samantalang ikaw ang tawa ng tawa sa jeep. At sabi ng demonyo, teka, talo yata ako sa sira nito ah. Mas malaki ang sira. Alam ko, sabi ng demonyo, alam ko ako'y sira, ano, pero mas matindi ito. Talonin mo sa kulit. Nandiyan ka ba? Oh, basta irahos mo, pag ikay nananakawan ng Diyos, ng joy, ng kaaway, lalo mong escalate. Parang ako'y malungkot ngayon kasi wala pa yung aking pinapanampalata. Abay, punta uli, anong bilhin? Payong naman, payong. Kailangan mo ng payong kapag ka ikay may sasakyan. Siyempre, lalabas ka, bumili ka ng payong, ready na yung pagdating ng sasakyan. Kompleto ka na, may carpet ka na, may payong ka pa, oh. Ba't kung hindi mags, mahal eh. Kung nananampalataya ka magka-baby, bumili ka ng sticker na baby on board sa likod. Ay, saan ko ilalagay? Wala pa nga yung Montero. Sabi ko na may bumili eh, bumili. May sinabi ka kong ilagay. Kayo naman, pinapangunahan ninyong pastor eh. At ikaw, inaagawan pa rin ang kaaway ng joy. Alam mo nga, pag nanakaw ang joy, nawawala ang pananampalataya. Ang kailangan natin is to keep on believing. Bakit? Kasi kapag tayo naniniwala na yung ating hiningi ay binigay na sa atin, ay tayo hindi nagdududa, yun ay makikita natin. Are you there? Pagkabili mo ng sticker na baby on board, magpagawa ka rin ng sticker na, yun ay malimit kung makita eh. Yung merong daddy, nakagay si daddy, ang sunod yung mommy, nakagay si mommy, tapos merong baby, pagkatapos merong aso. Diretso yun eh. Nakikita ninyo yun ano? Magpagawa ka ng gayon! Escalate! Bakit? Ine-escalate ng kaaway ang kanyang pangunguha ng joy sa'yo eh. Ine-escalate ng kaaway ang pagkuha ng faith sa'yo eh. Pinipigilan ka sa pananampalataya mo eh. Alam mo namang ibinigay na ng Diyos sa'yo eh. Diba? So, escalate. Ganito kasi eh. Nanampalataya ka kasi.
Noong nanampalataya ka, full of joy ka, kinilusan mo pa ang faith mo. Kaya naman, sinusubok ng kaaway kung totoong nagtitiwala ka talaga sa salita. Sinusubok ng kaaway kung kaya mo pang ituloy ang faith mo kahit minamanipulate niya ang sitwasyon against you. Kaya pala may pangit na nangyayari sa Kristiyano kasi nagsimula siyang nanampalataya. Ito namang si demonyo, ayaw niya na ibigay, matanggap mo. Bakit siya i-steal, kill and destroy? Kaya naman sabi ko, escalate the acts of faith. Pagkabili mo ng sticker, ikaw na nananampalatayang magka-baby at ninanakaw ng kaaway ang iyong joy, tindian mo na. Pumunta ka sa SM, bumili ka ng stroller. Ay, paanong pipiliin ko? Blue or pink? Pink! Yun naman eh kung nananampalataya kang babae, ang iyong magiging anak. Ngayon, kung nananampalataya kang lalaki, blue. Napagtagumpayan na ni Jesus, idiin mo lang. Nataniman mo noon, taniman mo pa. Yung iba biglang natakot eh, noong napangit ang sitwasyon. Hindi. Pag pumangit ang sitwasyon, lumabas ka. Ba't sabihin mo, I don't and I never will walk by sight. I walk by faith. Alam mo, si Josiah Plata, ayan ay kaibigan natin. Ano? Yan ay anak ko sa kasal. At saka si Beb. Yung nakakapanood ng mga snippet natin ng preaching doon sa page ni Pastor Ito sa Facebook, si Josiah ang gumagawa niyan. Okay? Dahil siya lagi ang nakatingin doon sa preaching at siya ang nag-e-edit, ay talaga namang siya ay nakakarinig na salita. At catch na catch niya ang deklarasyon ng incredible increase. Nagtanim nga siya eh. And just so, I think, this week, nag-message sa akin. Sabi, Ninong, yung tinaniman kong incredible increase, naganap na sa akin kasi nakuha namin ang aming first project for the year. Okay, praise God. Idiin mo lang. Kapag nakikita mo parang wala pa, idiin mo. Nananampalataya ka eh. Alam mo yung nananampalataya, active yan. Siya nga pala, kung may pangako kang sinunod, kung may pangako kang sinunod noon, may alas ka. Gusto kong ibalik yun eh. Sabihin mo, alas. Mas mataas kaysa hari. Mas mataas kaysa hari. Mas mataas kaysa Reyna. Mas mataas kaysa Jack. Hindi makarelate ang mga hindi nagpupusoy, hindi nag... ano pag tong itch. Yun ay baraha. Ano? Alam naman ninyo yung kayo naman. Kapag may pangako kang sinunod, may alas ka. I-claim mo lang ang resulta ng utos na sinunod mo. Kapag may pangit na nangyayari, i-claim mo lamang yung resulta ng utos na sinunod mo. Bigyan ko kayo ng sample. First fruit. Ano ang pangako ng pagdadala ng first fruit? Babasahin ko ulit sa inyo. Ezekiel 44 verse 30. The best of all first fruits of any kind and every sacrifice of any kind from all your sacrifices shall be the priest. Also, you shall give to the priest the first of your ground meal. Why? To cause a blessing to rest on your house. This is the promise ng first fruit. Panatiliin ang pagpapala sa tahanan mo.
Okay? Ang first fruit ay may promise na blessing na mag-i-stay o titigil hindi lamang sa iyo, hindi lang sa bahay mo, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa iyong henerasyon. Ganyan katindi ang dating ng first fruit. Kung parang agang-aga ng pasok ng taon ay may gustong kumuha ng blessings mo, ano mang blessing yan, idiin mo ang pangako ng first fruit na ginawa mo. Idiin mo dahil yun ang alas mo. Kung ang kaaway ay naglalabas ng kanyang baraha, nilabas niya ang jack, nilabas niya ang queen, nilabas niya ang king, ngumiti ka lang. Bakit? May alas ka. Huwag kang papayag na makuha niya ang blessing mo kasi alam mo kung ano ang sayo. Yun ang alas mo. Sasabihin mo kay Satan, Satan, you cannot get what is mine. Nag-first fruit ako. Ibig sabihin, what is mine, this blessing, kung ano man yan, ha? Will stay, will stay, will stay. Dahil sumunod ako, may alas ako. Ang pangako ng Diyos di yan, ay hindi yan mawawala sa akin, hindi yan mawawala sa bahay ko. That blessing will stay. Sabihin mo, stay. Stay. Sabay-sabay. My blessing will stay. Yan ang pangako ng first fruit. Kung hindi ka pa nag-first fruit, gawin mo na. Unahan mo ang kaaway. First fruit is your first blessing and your best blessing. Hindi ito percentage, kundi ito yung kung anong una mong tinanggap. Galing ito sa mga nauulit na pinagkikitaan. Yung natatanggap mo regularly. First fruit should be something of value to you kasi kinakatawan niya ang buong ani na paparating pa. That is why it's called first. Ibig sabihin, may second, may third, may fourth, may fifth, may sixth, may seventh. At yung unang yon ang kumatawan sa lahat ng ani. Ibig sabihin, yung first fruit ang nagprotekta sa kabuuan. Kasi kinonsecrate mo yon sa Panginoon. Romans 11:16, for if the first fruit is holy, the lump is also holy. Kung ang una ay banal, ang kabuuan ay banal. Kung ang una ay iniingatan, ang kabuuan ay iniingatan. Kung ang una ay nakahiwalay, ang kabuuan ay nakahiwalay. Kay Lord John, no one can touch it. No one can get it away from his children whom he gave the blessing to. Walang pwedeng kumuha noon. That blessing will and should stay. Stay, stay. Kaya kung sa pagpasok ng taon, para bagang may kumukuha ng blessing, sasabihin mo lang, Satan, I know my right. I know what is supposed to be mine. And this is mine. And I am declaring this blessing is staying, staying, staying. Ang first fruit ay paghahayag ng pagtitiwala sa Diyos. At kasama pa sa promises ng first fruit ay plenty and prosperity. God will fill your storehouses with plenty and prosperity. And God will give you promotion. Those who want to learn more about first fruit, meron tayong video nito. Panoodin nyo sa YouTube channel ng JA1 Rosario or sa Facebook channel. Ang title ay The Value of First Fruit. Okay? Now, huwag mong hayaang mapigilan ka sa pagsunod. Nasa pagsunod ang ating alas. Kaya may ginagawa si Lord sa likod ng mga pangyayari kasi may kinikilusan si Lord. Ang sabi ko sa inyo kanina, kahit pangit ang nangyayari, hindi mo alam at huwag mo nang alamin, basta panampalatayanan mo na lamang, na may kasabay o may nauna nang ginawa ang Diyos na mabuti kasi yun ang plano niya sa iyo. Huwag mong hayaang mapigilan ka sa pagsunod. Kaya may ginagawa si Lord sa likod ng mga pangyayari kahit ito'y pangit na pangyayari kasi may kinikilusan siya. Ito ang mga pangakong pinanampalatayanan mo
at utos na sinunod mo, ito ang iyong alas. If you are faithful with your tithes, may alas ka. May utos kang sinunod. If you are faithful with the commandments, na alam mo na kung ano yung directing resulta nito, pag inaalam ko ang aking mga manggulang, bibigyan ako ng mahabang buhay. Pwede mo nang i-claim, alas mo yon. Pag nakita mo yung mga pangakong tinaniman mo noon, oh, Jesus came to give me life and give it abundantly. Actually, mayroong verse na nagsasabi. Kapag pag nakita ng lalaki ang babae, ang kanyang wife, ay he received favor from God. Mamaya, babasahin ko yon. Makikihanap nga ng verse na yun na bond. Yung pag nakita mo, halimbawa bond, yung babaeng pakakasalan mo ay nakatanggap ka ng favor, yung verse na yun, bond. Kung naririnig mo ako, Bon Jovi. Karandang anak. Karandang. Pastor Bon. Huwag kang magpapauna sa kaaway ng diskarte. Escalate mo ang kilos ng pananampalataya mo. Kung may tanim ka noon, dagdagan mo pa. Mas limitan mo pa ang pagdideklara. Mas lakasan mo pa ang deklarasyon mo. Mas maging violente ka sa pagtawag ng ani mo. Dahil ikaw ay nagtanim, ang sabihin mo, Lord, today, bakit? Kasi ang sabi ni Lord nung tinuturuan tayo ng prayer, give us this day. Give us this day. So pwede kang humingi at sabihin mo kay Lord, today, be violent. Kasi kapag ka nagtatagal na ang manifestation noong iyong hinihiling sa lupa, ikay nalulungkot at nagtatagal. Sabi mo, baka pinapatagal ni Lord. Sinong may sabi sa'yo? Hindi. Lagi kasi nasa isip natin, baka hindi pa ako ready, baka hindi pa ako... Pwede naman ngayon. Pero what if the reason is hindi ka lang nagiging violente sa iyong pananampalataya? What kung ikaw ay napaka-passive? Bakit ang baka hinihintay lamang ni Lord na sabihin mo, Lord, ngayon na, give us this day, today, our daily bread. Give us today my blessing. Pwede naman yun eh. Are you there? Hayaan mong demonyo ang malito sa iyo. Hayaan mong demonyo ang magtaka kung bakit ibinuos na niya ang lahat na pangit na sitwasyong kanyang naiisip at ikay nakakapanampalataya pa at ikaw ay may kagalakan pa. Ang ina-expect ng demonyo, hihina ng pananampalataya mo, pero siya'y nalilito, siya'y nagugulat kasi lalo ka pang sumasaya. And I will tell you a reason kung bakit dapat lalo kang sumasaya kapag pangit ang nangyayari. Bakit dapat kang matuwa kung patindi ng patindi ang sitwasyon? Bakit? Kasi inuubos na ni Satan ang inalaw ng Diyos na mga test, mga pagsubok na pwede niyang gamitin laban sa iyo. Anong ibig niyo sabihin? Ganito kasi, katulad ni Job, nagpaalam si Satan sa Diyos kung kanyang na kanyang susubukin si Job. Binigyan naman ng permiso ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, pero ha, huwag mo siyang papatayin. May limitasyon, hanggang dito lang. O kaya yan. Anong ibig ko sabihin? Sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. So, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. So kung may mga pangit na nangyayari sa buhay mo, may problema nangyayari, yan ay nangyari na sa ibang tao, sa ibang panahon, sa ibang lugar. Common yan sa tao. Huwag mong isipin sa iyo lang yan at ikaw lamang ang pinupuntro yan. Hindi. At hindi ipapahintulot ng Diyos na kayo subukin ng higit sa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ang paraan upang malampasan ito. So,
Inuubos na ni Satan, kaya pangit ang nangyayari, inuubos na ni Satan ang mga inalaw ng Diyos na pwede niyang gawing pagsubok sa iyo upang nakawin ang pananampalataya mo. Kaya si Satan ay nadidesperado na dahil ikaw hanggang ngayon ay nakatayo pa, full of joy, nananampalataya, nagdideclare na yung iyong pinanalangin ay magaganap at nagaganap. Actually, si Satan, ay naibigay ko na ang 10, naibigay ko na ang jack, naibigay ko na ang queen, isa na ay king na lamang. Eh bakit ito yung nakatawa pa? Nakatawa ka kasi may alas ka. At ano yung alas mo ngayon? Yung alam mo na ang iyong ama sa langit ay mahal na mahal ka, na meron kang ama na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, na itong ama mong ito ay kasama mo lagi and will not leave you forever and ever. Are you there? At alam mo, pagkabigay niya ng kaaway ng kanyang huling baraha, pagbinigay na ang king, huling baraha na yon, si Satan ay nangangatog na kasi ubos na yung inalaw ng Diyos sa kanya na pwedeng igawing pagsubok sa iyo, ubos na. At ikaw naman, may alas ka. Pinapakita mo sa kanya. At anong ibig sabihin? Namamanifest na ang answered prayer. Wala nang pwedeng gawin ang kaaway para hadlangan pa yon. May pangako ang Diyos na pinapanampalatayanan mo. May utos kang sinunod. May salitang tinaniman. Kaya may ani kang inaasahan. Hindi ka tumigil sa paniniwala na may ginagawa si God, na may magandang nangyayari sa likod ng mga pangyayari. Kaya naman, I declare in the name of Jesus, walang pipigil sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Walang pipigil sa pagagandang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kahit paanong gawin ng kaaway, hindi kailanman ito ihiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. At yung pinangako ng Diyos sa iyo, magaganap at magaganap yun dahil siya'y totoo. Ang kanyang salita ay hindi matatapos, hindi mawawala. Ito'y totoo. Heaven and earth will fail, but His word will remain. Kaya naman, ikaw ay excited. Bakit? Kasi habang pangit ang nangyayari, alam mong papalapit na na palapit, nandyan na. At lalo mong ididiklara because God is fighting your battle. God is fighting your battle. Sige, habang ikay nagtatanim, i-declare mo kung ano yung tinaniman mo noon, i-dinidiin mo lang. Are you there? And let the joy of faith be in your heart na hindi ito mananakaw sa iyo. Give us this day. Give us this day. Give us this day. I am declaring nabuksan ang pintong sara. I am declaring, meron para bagang kakapal-kapal na pinto. Ni hindi man lang mamove, inalis mo na ang lock, binubuksan mo pero nakakapit pa rin. Ano ba ito? Pero alam mo ba kung ano ang kailangan mo lamang? Tumigil ka lang doon sa harapan ng pinto. Bakit? Bubukas na yon ng kanya. Wala ka nang gagawin. Bubukas na yon ng kanya. Bakit? Tapos na ang ginagawa ng pinto sa iyo. Hindi ka na nito pwedeng pigilan. And I am declaring, lahat ng mga pagpapalang pinigilan, hininder ng kaaway, ito ngayon ay dumaranas sa iyo. Ito ngayon ay pumupunta sa iyo, sa iyong pamilya. I-escalate mo ang iyong faith. Idiin mo ang pananampalataya mo. I-declare mo kung anong gusto mong matanggap. Bakit? Because it is impossible to please God without faith. We live by faith and not by sight. Alam mo, kung ang pagpunta sa langit ay natatanggap sa pananampalataya, yun ang pinakamatinding blessing eh, yung pagpunta sa langit. Then I am telling you, lahat ay mga maliliit na pagpapala. Kagalingan, finances, relationship, maliliit na yung pagpapala. Kung naibigay na ng Diyos ang pinakamatinding blessing, naibigay na ng Diyos ang Panginoong Jesus. Kapatid, yan pa ba naman ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Pinigilan ng kaaway ang gagawin ng Panginoong Jesus. Panganganak pa lamang ng Panginoong Jesus. Gusto nang patayin ang kaaway. Gusto nang kikil ng kaaway. Lumalaki ang Panginoong Jesus. Hinahanap na siya ng kaaway.
pero naitago siya ng kanyang mga magulang. At nung lumaki ang Panginoong Jesus, nakita ng kaaway, gumagawa siya ng himala. Ang dami niyang ginawang himala. Nagpakain siya ng 5,000 tao. Pinatigil niya ang bagyong humahampas sa bangka. Ang dami niyang ginawa. Nagpagaling siya ng lumpo. Nagpalakad siya ng lumpo. Nagbigay ng paningin sa bulag. Pero kapatid, ito pinakamatindi. Namatay si Lazarus. Namatay si Lazarus. At doon si Lazarus ay nakalibing na. Pumunta si Jesus doon. Maaari sasabihin mo, Pastor, yung aking pinapanampalatayanan, parang namatay na, parang wala na. May sasabihin ako sa iyo, si Lazarus, namamaho na, nabubulok na. Isa lamang salita ng Diyos, Lazarus, labas! Nabuhay siya. I am declaring, lahat na pinapanampalatayanan mo, buhay, nagaganap, nagaganap. Sa mga nanghihina sa pananampalataya at nawawala ang joy, may sasabihin ako sa iyo, nung ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, lungkot ang mga tao, lungkot na lungkot ang mga disipulo, nag-aalis sila, nakita nila ang Panginoong Jesus ay namatay, at ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay namatay, inilibing, wala nang pag-asa, nakalibing na siya. Pero may sasabihin ko sa iyo, bumilang ka lamang ng isa, bumilang ka lamang ng dalawa, bumilang ka lamang ng tatlong araw, at yung inilibing, yung namatay, nabuhay na maguli. Ano ba ang mahirap sa Diyos? Nothing is impossible with the Lord. Kaya ano man ang pinangahawakan mo, kapatid, I am declaring incredible increase sa taong ito. Incredible increase. Humanda ka. Yung akala mo'y wala na, buhay iyon, Pag lumabas yon, incredible increase. Again, inuulit ko, tinitiin ko, incredible increase sa finances. Incredible increase sa favor. Incredible increase sa health. Incredible increase sa love. Are you there? You are here.
stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Okay, escalate your faith. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Magandang nangyayari. Nakikita mo man o hindi, nararamdaman mo man o hindi, maganda, maganda, maganda. Woo! Woo! Even when I don't see it, you working. Ngayon yun! Ngayon! 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 Today! 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 Sabihin mo! Ngayon! May magandang nangyayari sa buhay ko. May magandang nangyayari sa buhay ko. Namamanifest ang prayer ko. Ang sagot sa panalangin nagaganap. Pinagpala ako. Magaling na ako. Masaya ako. Malakas ako. Lahat na pinagpala ng Diyos. Miracle worker, promise keeper, not in the darkness, my God.
is who you are. That 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 is who you are. And that is who you are. And nothing will change that. That is who you are. You will never change. That is who you are. That is who you are. Father God, salamat po dahil kami lumalakad sa parada ng tagumpay. And everybody say, Amen.